What's up mga ka-review? This is Ken Saki TV. At may kasama ako ngayon siya si... James. Yan mga ka-review, no? Gagawa tayo ng isang video reaction dito sa inilabas na sagot ni Wang Budis kay Asi Pipe o mas kilalang Ace Pipes, no mga ka-review. Dahil sa pagkatalo niya doon sa sunugan na nilampaso siya ni ano ni Unico, no, ay naglabas ito ng track na patama, no, sa ating hari, no, sa Tagalog rap, no mga ka-review. At wala na yatang magawa sa buhay tong taon to at puro hangin na lang ang laman ng utak, no, mga ka-review. And yan mga ka-review, kaya ngayon maglalabasan na naman yung mga aso at tatahon na naman para dito para sagutin itong track ni Asi Pipe 50, no. Ay, Asi Pipe 50 nga pala yung ano niya ngayon, bansik sa kanya. So, ha? Ano siya eh, hindi siya binoto ni Looney. Kaya nag 50 siya, lahat ng boto kay Unico eh. Nagpaso siya. Si, kumbaga, bumawi siya, kumbaga yung galit niya. Nilabas niya, tapos kay Dun Benuel sa lahat sa... So yun mga ka-review, bago ko simulan, nais ko lang i-shoutout yung aking tagapakinig at tagapanood ng aking channel, si Natian Bencho at si Jumong TV Kabistak. Shoutout sa inyo, no, mga ka-review. And then yun mga ka-review, bago natin simulan, syempre papapasukin muna natin ang ating intro. At ngayon mga ka-review, tara na at simulan natin panoorin itong... video, music video, ay diss track pala ni Wang Budis, no, mga ka-review. Wah, puro mura na naman to, ah. mahina talaga yung ano. Asi Pipe, musta na, tagal yata walang dala, kaya ito ang panabla, bait sa'yo, pinapasada, lugi yata, dun sinota ng umorder sa Lazada, ikaw laman ang kaka para sa kanyang pambenta, hindi ka nahiya sa katiting palang na persa, harap parapang ka sa amo mo, minumolestya, puputak-putak ang putya, feeling close ka ba kay kuya, sabay nakaw ng ayuda, pagkatapos mabagansya, sa laban mo na yon pinatunayang walang kwenta, pambatong aninot pa ikaw, kanyang mar. Ano kayang pumasok sa bagay, kasi nung pinanood ko yung rap battle nila pre ni Unico, talagang talo siya ron pre, ang ninipis ng mga pinanat niyang ano eh, bars eh. Kasi diba, magandang pangat nito. At saka talaga, ano, yung pinukol sa kanya ron, puro ano, puro real talk pre. Yung mga ano niya, pang pinalikan ni Unico yung mga nangyari sa kanya nitong pas, yung mga distrakan ng Donggalo, member ng Gunung Donggalo, tsaka sa kanya. Kaya yon nag 50 siya. Ang ano lang doon, syempre, asang-asa ka, syempre, andun yung iniidolo mo eh, di ba? Tsaka pinagtatanggol mo pa, di ba? Tapos biglang, hindi ka pa nagpoboto. 50. Okay lang sana kahit nag 5-1 eh. Kumbaga bumoto si Notpa eh. 4-1. 4-1, oo nga pala, 4-1. Bumoto si Notpa, no? Di sana, medyo pampalupag-loob. Kaya nung natapos yung laban, kinabukasan yata, naglabas na siya ng diss track para naman kay kuya. Magaling din ang utak nito eh. Tingin ko rito, habol niya lang ads eh. Oo, ads lang. Para kumita. Binabaing patira, presyo mo ay pamaruya, panay sabit sa Donggalo para mas maging mabenta. Puno na ba alkansya gamit peke mong lisensya, puro peke yung... Pero dito pre, pabor ka ba? Diba napakinggan mo na yung sulat niya, no? About kay yung mga banat niya kay Julia. Ano? Madiinan ba o paya? Bakit yung puro... Pulbos? Hindi ko siya mawaring ano? Puro hangin lang sa sarili, maririnig mo eh, no? Pag ikaw magpatama, kailangan mo ilapan. Tsaka pre, kung yayabangan mo yung tao, kunwari yayabangan mo, kunwari lang ha, yayabangan natin, ano na ba narating ni King AE sa narating niya? Ito mo ni pag-iibang. Oo, oh, diba? Hindi mo pag-iibang ka. Puro hangin lang. Hindi. Sa isa yung
Kaya yun, ngayon, tignan mo, pinuputakti na naman siya ng list ng ano. Siyempre, kahit ikaw, di ba, pre, pag yung amo mo, may kumakalaban sa amo mo, siyempre, bago tumira yung amo mo, itirahin muna ng galaba yun. Eh, mali siya ng ano eh. Ahensya ng iyong analogiya. Lakas mo pang tumira, kunwari walang alam sa'yo. Tama ngayon sinabi dito ni Tiwakal, pinagkakakitaan niya lang talaga ang mga rap artist ng Tokyo. Kasi kung hindi niya pinagkakakitaan, hindi naman siya gano'n. Pagkabi niya pagkatabi niya. Oo, hindi naman siya, tsaka hindi naman siya gano'n. Kilala mo ba to noon? Kumbaga lumabas lang yung mga nagkaroon lang ng issue about dun sa sinabi ni tawag dito ni Skastak din na top na top na. Nakitap na top na rin to eh. Kumbaga dati niyang kalaban, binatigos niya dati. Ngayon, kinampihan niya na. Kumbaga binas niya. Ngayon. Ngayon. Dahil binas niya. dahil nga dinis nga nitong kampo ng Dunggalo, naipagkasundo na siya dun sa XP at pinagtatanggol niya na rin ngayon. Diba? Gano'ng kabalingbing tong tao to? Kabalingbing talaga, bro. Kunwari di ka talunan, kunwari di mo rin alam kamay mo ay natang. Kaya nga, kahit saan, kahit nga sa trabaho, maraming gano'n. Amuran, kunwari di ka nagkasam ni kuya na mabasbasan. Kunwari di mo rin alam kay nota di matugunan. Inaasam mo na tambalan ay wala ng katiyakan. Kaya iniyakan ng pagkata. Antay ko maglabas talaga, no? Si Basti, si Boss Basti. Si Balasuba, si Hambo, si Tiwakal, sino pa ba, si Dix Lira, si Kiki Ibarra. Nabanggit ko na Balasuba, si ano? Supremo. Pero hindi na papansinin nila Supremo to kasi wala namang kwenta to eh. Pero ang gusto ko talaga marinig, ang gusto ko lang marinig talaga uli sila Balasuba kasi yung simula nauso yung lockdown, tapos naglabasan sila, gumawa sila ng diss track. Nakaka-miss yung ganung ano nila, atake. Kasi unang-una, bihira ka na makarinig ng alter ego ngayon eh. Nung naglabasan, nung panahon ng, di ba, 2000, kasi 90s yung mga dati. Nag-new era na, di ba? Nag-new era na. 2000, nagkaroon na ng speed rap. Pero dati pa yan, dati pang, sabi nga ni Pedro, dati nang may speed rap, may multi, double meaning, ano pa ba yung iba, wordplay. Kaso, ngayon lang yan na-emphasize, kumbaga na-emphasize na palawak. Kasi nga, kasi nga, kumbaga in-evolve na ng mga kabataan ngayon yung mga ganyang genre, mga klase ng rap. Ngayon, yun yung mga inaantay ko kasi gusto ko rin ulit marinig yung gano'n yung klaseng banata niya, may mga alter ego na. Kasi dapat hindi mawala yung... May sense na nag-aawit. Nag-aawit ka sa judge ko ba? Oo. Yung mga sense sinasabi ko. Yun. Wala naman. Nauhubaran sa iyong kasablayan, hinila sa kahihiyan. Yung XP pati mob, pati na rin ba si G9? Lahat ng mga yan, epekto ba ng sabong online? Nyo sa sunugan mo pang kuhul ka. Mga lyrics lang na this, yung kaila balas ubas at kaya. Siguro hindi niya na napalagyan. Pwede naman lagyan. Nang finance line, sakit bang maalis, itinaboy ka na sa dash line. Lakas ng ere mo. Ano lang tong ginawa dito? Distortion lang. Nakagawa na ako ng gento yung video. Mahaba yan, naka-distort na. Pinugbuka tuloy sa sideline. Mobi lang dakilang multiman nila na atchay. Puro hugot ka sa timeline, parang sisiw na maingay. Eh, ang inaano nito ni Aspite, ni Asi Pipe, tawagin. Alam, ano eh, parang... Kasi si ano, si tinatawag ngayon, si Looney, ano eh, di ba? Hari ng multi. Kasi self-proclaimed na siya eh. Pagkahari na ang tingin sa kanya ngayon ng mga new era. Pero pagdating sa mga 90s, katulad ko, 90s kasi ako lumaki. Wala pa rin tatalo talaga sa mga artist noon. Kasi, biruin mo ah, yung artist noon, pre, wala namang ibang nagpakilala ng underground music. No? Lalong-lalo na yung Geta Dog. Sino ba sa artist, rap artist noon ang nagpatungtong ng underground music sa mainstream? Si Andrew Ilang, di ba?
Hindi naman na pa nagyabong, 'di ba? Oo. Tsaka hindi nadala ni ano, hindi nadala ni, hindi ko lang alam kung tama ako ah doon sa ano ko. Kasi 90s napanood ko na yung mga gentong tugtugan, yung mga alter ego, lalo na yung 530 Santa Rosa sa mainstream. At saka ang nagbitbit doon si Andrew E, no? So ibig sabihin nung dumating kumbaga doon pa lang nung nadala niya na yung maraming grupo ng tawag dito ng rap artist. Syempre, kakalat na yun eh. Yayabong na yung kumbaga sa lahi mo. Kare, nag-asawa ka, parang virus ganun. Kakalat na yun. Kumbaga marami nang makakarinig, marami nang gustong gumawa ng mga kanta. Marami nang may inganyo kasi nga nakarating ng mainstream eh, samantalang hindi pa uso ang YouTube noon. Hindi nga pinapansin dati ng mga Pilipino rap. Ngayon lang talaga kasi kumbaga sa ano, kumbaga sa puno, kung may bunga, siyempre may roots yan, may pinag-ugatan yan. So dapat doon pa lang, kung sabi na natin, narating mo na yung tugatog ng tagumpay ngayon, kailangan mo pa bang magyabang? Di ba hindi? Siyempre, tingin ka rin doon sa pinanggalingan mo. Oo, yung mga alam mong kaya mong... Kaya nga, yung kilala mo naman, yung mga dating tambay lang dito sa lugar natin. Ngayon, sikat na sikat na. Hindi naman sikat na sikat sila. Sikat sila kasi may YouTube. Parang yung mabilis ang sinira. Oh. Unlike noon, pre, pag gagawa ka ng rap, yung mga, hindi kami rapper ha, mga ka-review ha. Ano, mga ano lang kami, listener kami, nagkasubaybay kami, tsaka listener kami, no? Iba yung paggagawa, gaya nga ng sinabi ni Shubalti, pagka gumawa ka ng isang rap, no? Rap song, is kailangan mapuno mo yung tape, yung cassette tape, back to back yun ha, tapos yun yung pinaka-demo tape mo, ipapasa mo pa yun. Eh, yung pagpasa mo na yun, hihimayin pa yun kung papasa o hindi, di ba? Ngayon, ano mo lang, pasa mo na sa YouTube. Gumawa ka nga lang ng, kumanta ka nga lang ng nakarecord sa cellphone, pag nag-trending, sikat ka na agad. Oh, mas madali. Kung iisipin mo, mas madali talaga ngayon. Kumbaga, na-emphasize na talaga ang rap music sa buong mundo. Hindi pa rin batid kay Kuya Drew tong pamamahala. Pero pasalamat pa rin kasi dalawang hari, 'di ba? Dalawang. Hindi, dalawa lang. Si Andrew E. Michael B. Hindi. Wala si Michael B. Ron, pre. Ang nauna talaga si Andrew E. at saka si Francis Magalona. Pero may mas nauna pa sa kanila. Hindi lang talaga ganun kakilala. Oo. Meron. Sa dalawa na yun, hindi lang masyado. Kumbaga sila lang yung sila lang talaga yung nagpakusbong ng ano. Dati nga, pag nakikinig ka ng mga ganyan, lalo sa kalye, lalo na kung kunwari, yung formahan mo, pang gangster, hip-hop talaga, yung dating mga formahan, di tulad ngayon, may K-pop na hip-hop na ngayon eh. Tapos, pag dumaan ka niya, lalo na pag nadaanan mo, mga punkista, hindi maaaring hindi ka babanatan. Dinanas ko na yung mga yan eh, lalo sa ano, sa Arroyo High. Kaya nga ang gumbalo lang ang pinakamatibay. Kung wala kang pagpupukay, nakahanay ka sa bitay. Natinangay ng agos at sinulat ang reklamo. Tsaka pre, yung member ng Dunggalo, may isang salita yan. Kapag yung sinabi niyan, dati ah. Kung ano ang sinabi niya, kasi dati talaga, ibang sistema ng... Ano ngayon eh, pag sinabi kang hip-hop ka, no? Kunwari, naalala mo na yung mga gangster, di ba? Makapagsalita ka lang na hindi maganda, pagdating dyan sa kanto, aabangan ka na. Ganon dati. Ngayon hindi eh, butang na puro. Naririnig ko lang sa mga ano, mapagsalitaan lang na hindi maganda ngayon pre, hindi na banatan. Husgado na. Pati kasi umabot ang standard mo kay tulpo. Para ka natulungan sa daing mo na pang trapo. Feeling minamaltrato pagkatapos ng matalo. Hiningi ang simpatsyaan ng may-ari ng imperyo. Kung di ka ba daw gago sa kanya tong teritoryo. Kung sinong sumagupa sa salubong ay sundalo. Samantala nga sa'yo ay pinakita mo 5-0. Napaka
sa laki mong gago, pansinin ka sa liit mo. Kaya ba kinulit mo, pambulilit mo na ritmo, tulad ng pagkalalaki, sinliit ng iyong tornilyo. Mukha ka ng mikrobyo, kakakapit sa dunggalo. Dahil para sa pamiyo, sisikapin mong manuso. Natabunan ka ng suso, dun sa baba mo dumapo. Kakasamo mo sa amo, matalisod ka pa oblo. Matitikman mo doon na mapasukan ng tsubibo. Tulad sa sinambano, puro droga mga kaso, mula doon kay kabayo. Ah, hindi mo napapansin, pre, ano, yung mga hindi part ng tunggalo. Hindi ko nila lahat, no, pre? No? Sila may ingay. Hindi. Oo, sila yung may ingay. Yung, kumbaga, nasa labas ng kampo ng tunggalo. Nakakita ka ba ng tunggalo na nahulihan ng hiligan? Diba? Pero karamihan ng nasa labas, yung mga tumiwalag, pre. Sila ngayon yung maraming. Sabi nga nila, kasi ito yung maraming issue, sila yung gumagawa ng issue para sila. Pero sa akin, no, sa akin na, wala naman akong hinanakit kasi ako din, ano din ako eh, fans din ako ng flip-top, ng rap battle, sunugan. Nanonood din ako niyan. Kasi ano din yan, kumbaga, pampalipas, stress ko rin ang mga yan eh. Pag nasa trabaho ako, nandito ako sa shop. Ang ano lang dyan, pre, dapat ang ginagawa, sa ngayon ha, ni Anigma, dapat nagkakaroon na siya ng, tawag ito, drug test. Kasi, pero yung katulad nung mga ilang araw, may nahuli na member ng flip-top, no? Sumasali ng rap battle sa flip-top, nahuli. Ang dala-dala niya, pre, pangalan ng flip-top, eh. Diba? Member ka ng flip-top. Diba? Member ako ng flip-top, nahuli ako. Ang news agad niya, no? Isang artist ng flip-top. Oh, diba? Di tangay yung pangalan, yung buong pinakaano ng pit-top, tangay-tangay niya. So dapat nagkakaroon talaga ng drug test ang pit-top. Para kasi naman, sabi mo, isang lang naman. Oh, sa akin lang naman, suggestion lang, no? Boss Arik, Sir Anigma, suggestion lang po yun, ha? Wala po akong hinatatama. Ang sa akin lang, para safe, may isa-ayos mo. Oh, para safety safe, para yung pit-top. Yun ang ano doon. Kaso may tumawag. Hello? Dapat. Ay. Ano, Paps? Ah. Sige lang. Sige. Sinabi kanina? Yun, no, mga ka-review at isang hari. Para sa akin lang naman, suggestion lang yon, para naman iwas din, no, sa laging nasasabit yung pangalan ng pagdating sa mga ganang ilikin. Pre, malaki na sila eh. At saka, matatanda na yung mga. Malaki na yung hawak sakop nila. So, yun lang yung pinaka-suggestion ko para doon. Tsaka, ano naman yun eh, kumbaga, Safe sa lahat. Tsaka, bilib nga ako kay Sir Andrew E. Kasi, kumbaga, inano niya rin yung tip-top eh. Kumbaga, sinabi ni, tanda ko yun, sinabi ni King AE na nagpapasalamat siya kasi, nandiyan yung tip-top na nagduktong nung, yun nga, para mapayapang lalo yung tip-top. Tsaka, ano na siya eh, kumbaga, nasa history na rin siya ng rap. So sana ganun, no? Ganun yung mangyari. May mga drug test na. Pangasigaw din, syempre, may mga mga, no? Di naman lahat matatanda ng doon. May mga lang din mga bata. Diba? Para maging, ano, magandang ehemplo, no?
So, yan, ano, so, yun mga review, pagpatuloy na natin, masyado na mahaba yung paliwanag na. Kayo hanggang sa disipulo, di nyo na mabuburahin, hinihimuran ay tunggalo, walang karapatan, tulad mo na magreklamo, Tagalog rap ito, nakikilimos ka lang dito, kaya nga Asi Pepe, patay gutom kayo dito, lahat-lahat kayo, katas lang kayo ng tunggalo, matutong lumuhod sa paanan nga ng imperyo, kung ayaw rumispeto, di ka rapper dito, iyo! Tapos na ni Wang Budis. Dito pa lang, wala na. Tabon na tabon na yung bana ko. So yun mga ka-review, natunghayan natin yung nilabas na track ni Wang Bu, no? Wang Budis. Sana ay madalaw-dalaw din ako dito ni Boss Wang. Hindi, madalaw ako yung channel ko. So yun mga ka-review, isa na namang magandang track na galing sa kampo ng Donggalo, no? At maganda yung mabibigat yung mga binanata, no? Is nandun na naman yung ano, yung real talk, direct to the point, wala nang pakeme-keme, tira kung tira, yun yung mga laman ng mga banat dito ni Sir Wang Bud. So sana tuloy-tuloy pa tong mga gantong track, no? Para naman may mare-review tayo, no? So mga ka-review, hanggang dito na lang yung aming review reaction about dito sa track na ito. So peace out.